mula sa Ifugao ang humingi ng tulong sa ating programa noong nakaraang taon para sa kanyang kapatid na tinamaan ng iba't ibang mga sakit. Kaya naman ang tanggapan ni Senator Bongo agad na nagpaabot ng tulong para sa kanila. Kung ano ang mga yan, panoorin po natin. Ika-14 ng Disyembre nang lumapit sa ating programa si Davy Napolitano. Kwento niya, premature na ipinanganak ang kanyang kapatid na si Roy. Habang patuloy na lumalaki ang kanyang kapatid, patuloy din na naglalabasa ng iba't ibang sakit nito. Ayon sa doktor na sumuri sa kanyang kapatid, magiging panghabang buhay na ang gamutan ni Roy. Dahil hindi rin makakain ng maayos ang kanyang kapatid, nilagyan na rin si Roy ng NGT para dito padaanin ang kanyang pagkain at inumin. Pabalik-balik po sila sa ospital. Kaya ngayon, hindi po sa normal kumain po. So, 5 taon na po siyang naka-NGT po. Siya po ay nagme-maintenance po ng gamot para po sa utak. Agad tayong nakipag-ugnayan sa tanggapan ni Senator Bongo para sa pangangailangang medikal ni Roy. Dito ay nakausap natin si Ginoong John Mark Hua, isa sa mga staff ng tanggapan ng senador. Ayon sa kanya, magpapaabot ng tulong si Senator Bongo para kay Roy. Ilalapit din nila si Roy sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development para sa financial assistance. Makalipas lang ang isang buwan, ay nakatanggap na sila ng tulong mula sa tanggapan ni Senator Go. Ang naibigay na po sa akin ng staff ko ni Senator Bongo, nagpadala po sila sa akin po nila pinadala, ibinigay ko po kay Mother. Agad din nilang ibinili ang kanilang natanggap na tulong na mga pangangailangan ni Roy. Binili po ito ni Mother, katulad po ng gatas, diaper, mga gamot, at saka yung mga inahalo-halo po sa kanyang pagkain po. Nabigyan na rin sila ng schedule sa tanggapan ng DSWD para sa financial assistance. May tumawag po sa akin sa DSWD po. So yun po, pinapapunta po kami sa Lagawi at magbigay po ng mga requirements para mayroon po kaming matanggap. Kaya naman lubos ang kanyang pasasalamat sa ating programa at sa tanggapan ni Senator Bongo dahil sa tulong na kanilang natanggap. At sa mga nais pong dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa ptvmalasakitatwork@gmail.com. At huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang aming official page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.